Hi guys, maraming salamat sa pag-click ng video na to. Ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video. So ngayon, nag-shift na ako sa mga businesses or mga political issues. But somehow, mag-upload pa rin tayo ng mga ganun. But as of the moment, as you can see, meron na po tayong mga other hobbies na pinagkakaabalahan ngayon. So ito po yung pagko-collect ng mga toys. So I will just show you some of the toys na nakokollect ko na recently. So paano nga ba ako nag-start dito na mag-collect? Actually, nag-start lang ito ng isang piraso. Ito po yung trolls na sa McDo pa. Pero yun, naibenta ko na yun as set kasi parang may bumili din. Anyway, so ito is mga Kamen Rider. So sa mga batang 80s, 90s, syempre ito yung mga toys talaga na kinokollect namin. So ipapakita ko lang naman ito. So wala lang, gusto ko lang i-share yung mga kwento about this. So dito, ito, napakamahal ko to na bili. Kasi ang hirap maghanap ng ganito na second hand or yung parang mga tawag doon sa online selling, mga ganun. So mas ginusto kong bumili nito sa Shopee ata. Mga nabili ko to 1617 ganun. Depende talaga sa price. Meron pala ito sa SM department store, sa Toy for Us, basta ganun. Meron din pala ito doon. So doon naman, may makikita ka, depende na lang siguro sa kung saang mall. Pero doon sa mga toy corner nila, meron talaga, no? Meron kang mabibili na ganito. So, pero yung mga iba, hindi na sikat na characters. Ito, nabili ko to online na lang. True online. Kasi parang nakita ko, mas cheap doon. Though, ang mahirap pag sa mga online, yung mga sa Facebook group, sa mga nagla-live, hindi mo makikita masyado. Siyempre, excited na excited ka, no? So, parang hindi ka na makakapag second thought agad doon. Kapag once na namain mo na, magiging joy minor. Kakapag, alam mo yun, hindi ka agad nakapag-decide na kung bibili mo talaga o hindi. Unlike sa Shopee or sa Lazada, you can cancel your order, diba? Kukwari, nag-change ka ng mind. Less yung hassle. Pero sa mga ganito, gusto ko naman din siyang i-collect talaga. Though hindi ko kasi kabisado lahat ng mga kamen. Familiar lang ako sa mga mukha. Ito, meron ako mga nabibili na may issues. Pero okay na lang din naman. Kasi wala na akong magagawa. Okay na lang din sa akin. Kasi alam mo yun, masaya naman ako dun sa mga nabili ko. At dito sa mga kamen, napakahirap talaga makapag hanap ng mga articulated. Ito is mga 7 inches toys or figure. Hindi ko alam kung paano sila tawagin. Ito, iba-iba kasi mga prices, depende sa seller. Ang masasabi ko dyan, ang seller ay detepende kung magkano niya lang nabili. Sometimes or madala siguro, sinasama din nila yung shipping kung fee, kung magkano yung nagastos nila kasama yung shipping fee. So yung mga most of the sellers are also a collectors like me. Ako kasi nag-start ako from collecting this 3. Ito binili ko ng set. So ito kasi napaka-rare na nito daw. Ito, tapos ito na lang to, improvised. Basta yung parang ginawa na lang nila. Tapos, pero kung titignan mo naman, gustong-gusto ko siya kasi talagang napaka tawag doon, yung very nostalgic, mas lalo na ito si Mask Rider Black. Kasi si Mask Rider Black ang pinaka talagang kilala ko. Yun lang talaga yung alam ko. Ito naman si Shadow Moon, though familiar na ako sa kanya. Sorry, may sapot. Hindi ko kasi ang hirap talagang bumili ng glass.
glass cup, mahal din. Saka hindi ko alam kung paano i-deliver. Most of nun, mga order talaga eh. Or ano yung mga pasadya. So ito, Shadow Moon, napakaganda kung titignan mo. So ito is second hand ko lang nabili. So pasensyahan nyo na malikab kasi ano to eh, bigla ang live lang. So ito naman, hindi ko rin alam kung sino to, pero natuwa kasi ako dito sa pakpak niya. So nakakatuwa yung pakpak niya kung titignan mo, no? Wala lang, na-enjoy, natuwa lang ako. Ang pagko-collect ng mga toys kasi is kailangan talaga may extra pera ka. Ako naman is single naman ako, kaya parang wala namang mako-compromise aside from me, 'di ba? So yung ipon ko napunta na sa mga toys, pero ay hindi ako nagsisisi kasi ito is toys eh. Alam mo yun, kapag katapos ng pagod sa trabaho eh masaya ako kasi nag-e-enjoy ako sa mga nakikita ko sa aking toy room. So ito pa. So ito naman, natutuwa ako kasi meron siyang shield, 'di ba? Maraming mga bagay na nakakatuwa. So hindi lang naman kamen ang mga kinokolekt ko. Nagko-collect din ako ng mga other figures. So gusto ko lang i-share yung mga thoughts ko since hindi ko naman ma-share ito sa lahat kasi hindi naman lahat is collector, though yung iba naman is batang 80s and 90s din sa mga nanonood din dito. So dito naman sa mga figures ko nito, meron pa ako mga orders na parating. So excited talaga akong i-display. So bakit nga ba ako nagko-collecta? Kasi ito yung bagay na after work na after work, o yung parang alam mo yung bagay na nakakapagpaligaya sa akin. Pero sa totoo lang, napakagastos niya. Pero okay lang din kasi pwede ko naman siyang ibenta din. Kasi itong mga figure na to is pinaghirapan kong manood ng live, magtanong, tapos mag-search, mga ganun ba. Pero hindi mo rin maiiwasan din kasi na magkaroon ng mga maling orders, mga ganun. Parang, ay, hindi ito yung gusto ko, ganyan-ganyan. Pero okay lang yun, ganun talaga ang process. So, ano pa ba? aside from kamen, meron din ako, ipapakita ko lang din. Meron din ako dito ng mga toys. Etong toy ko na to na sino na to? So, sa Power Ranger, binili ko to Shopee din, Hasbro. So, yun sa pinagbilihan ko is complete na siya. So, lahat-lahat na yun. Meron ako nakitang ganito sa SM. Actually, available din pala to sa SM. Pero dun sa SM kasi, incomplete pa siya. Parang hindi mo mabubuo yung mismong toy. O yung mismong robot na na sino na to? Kalimutan ko na, sorry ah. Biglaan din kasi. So yun, hindi ko yung pagkadating ng toy na yan, talagang binuo ko na kaagad siya. Nakakatawa kasi parang meron din mga toy pala na second hand, almost same price lang din siya. So parang nanghinayang ako, sabi ko, sana yun na lang yung binili ko kasi mas authentic yung dating. Unlike nito, yung some parts nito kasi is sticker. So, but it's okay lang din naman kasi talagang nabubuo niya yung gusto kong figure. Yung kumbaga, ganyan na ganyan, hindi siya yung abnormal. Though yung quality kasi ng mga plastic is hindi siya ganun ka ganda. Pero hindi siya low quality o yung palengke toys, hindi. Okay na din siya para sa akin. Siyempre, yung mga prices ng mga diecast, yung mga parang bakal na ganun, mas mahal yun. Pero pag nakikita ko dun sa mga live selling, mga ganun, or mga nagpo-post, ang bilis talaga nga, no, kaka-post lang, wala pang mga isang oras, no, wala na, sold na, nabayaran na. So, yun yung napansin ko. Kaya parang, ang hirap din magtsaga ng ganun, diba? At saka, hindi ko rin masabi kasi na, alam mo yun, matcheck mo talaga ng mabuti yung item pag sa mga online selling. Since ito eh, second hand ko. So, ito,
Ito yung, hindi ko alam ha, kung tama ko, Jet Garuda ba ito? Basta ganun. Ito naman is yung sa 5-man. So, ang hirap maghanap ng ganito. Ito is hindi pa siya yung nakakalas-kalas na ano. Parang ganyan lang siya. May gustong bumili niyan, yun nga lang hindi matuloy kasi nawala yung isang ano, nilaro ng pamangkin ko. Pero it's okay siguro. Ibig sabihin nun is parang ayaw niyang maibenta siguro sa ibang tao. Kaya parang sabi ko, okay na yan kasi collection ko na rin yan ng mga vintage toys. So, ito. Ito naman yung mga Kamen Rider ko. Ay, Kamen Rider. Hindi pala. Mga Power Rangers or mga Sentai. Nakakatuwa kasi nabili ko siya ng maramihan. So, ang ganda niyang i-display kung titignan mo na ganito. Hindi ako familiar dito sa toy na to. Kaya parang binili ko na susi. Susi kasi to. Parang ganito siya. So, meron pala tong toy na parang nabibili na parang parang isang laruan na doon may isususi ito tapos magsasalita, parang ganun lang pala yon. And meron ako nakita worth magkano yon, 3,000 something, pero hindi ko nabili kasi that time kasi wala rin akong pera. Ayun, ano pa ba ito pala, yung ano, yung box ng Power Ranger ko. So, ito lang yung pinakamahal ko na nabili kasi yun yung brand new. Pero yung mga prices pala ng mga ganito, almost same lang din. Or, oo, ganun din. 1,600, 1,500. Ganun yung mga prices. Pero ito kasi mga loose. Ibig sabihin ng loose, kung tama ako, ito yun yung mga wala ng box. So, yun. Ito naman is nabili ko ng sa mga anik-anik lang din. Pero napakaganda niya, no? Kung titignan mo yung details niya, tignan mo may plate number pa. Tapos, ang ganda-ganda ng, ano, ng design or nung mismong item. Kasi para siyang, ano, vintage tignan. Hindi ko rin ibibenta yan. Collector kasi ako. Parang, hindi, dati, ang gusto ko kasing bilhin is yung mga figure na kilala ko lang. Pero ngayon, since parang ang daming mga figure na hindi ko kakilala, pero ang ganda-ganda, so napapabili na rin ako. So let's proceed sa mga Gundam. Sa Gundam, ang kilala ko lang kasi is si, yung basic na Gundam, ito ata si Gundam Wing. So ito, actually naghahanap ako ng ganito, may umiilaw. Meron akong naging friend sa Facebook na ganun nga, nagko-collect siya ng mga toys, nagbebenta din siya ng toys, tapos nag-ano rin siya, gumagawa siya ng mga Gundam, mga Voltis 5 na umiilaw. Pero parang, para sa akin kasi, ano yun eh, gusto ko talaga yung mismong figure, pero napakagaling niya. So ito is just a cup. Binili ko lang na ganyan, pero okay na din yan kasi pang display, ang ganda nung ano, ng headbass kung iisipin mo. Tapos, termo sa mga toys na mga Gundam. Ito, mura ko lang siyang nabili set. Pero, gusto ko siyang ibenta kasi parang nawala na yung hilig ko sa Gundam. Kasi, yung time na wala akong Gundam, talagang naghahanap ako. Meron kasi akong ka-work sa teleperformance na nagbubuo siya ng mga Gundam, mga ganyan. So, nung nagbubuo siya ng Gundam, nagaganda na ako sa mga post niya. Pero nung nakita ko na ang hirap palang magbuo niyan ng mga Gundam, hindi ko na inatim na magbuo. Eto kasi, nabuo na siya nung binili ko. So, meron lang mga natatanggal-tanggal na parts, pero binuo ko na siya. Gilino ko na rin kasi ang sa mga, napansin ko sa mga Gundam na to, ang dali niyang makalas. Hindi siya pang laruan, pang display lang talaga siya. Ayun, so humaba na yung video natin. So, patapusin ko na lang din. So, I'll just make another set of videos para makat lang din. Pero thank you sa panonood at thank you for supporting my channel. Sige, till next time.